Isang malungkot na balita, pero ito po yung naganap ano, sa Basilan kung saan isang pampasaherong barko nga ang nasunog at marami po ang nasawi. Sa ngayon po, nasa 31 na at marami pang mga sugatan. Kabilang po dyan ang mga pasahero, mga pulis at mga sundalo. So marami pa pong mga pasaherong nawawala at patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation. So isa na naman po itong trahedya sa karagatan. At ang nakakalungkot nga sa insidente pong ito, habang nasa kalaliman po ng tulog yung mga pasahero, nangyari po ang sunog na ito dun po sa MV Lady Mary Joy 3. Kasi ayon po sa mga nakasaksi, ito pong sunog ay nagsimula bandang alas 10 po ng gabi ng Miyerkules po, March 29. So yung iba nagising na lang, nasusunog na po yung barko. At para iwas po sila na matrap po doon sa barko kung nasusunog, nagtalo na lang po yung mga pasahero. Yung iba po kasi wala pong life jacket. So ayon na rin po sa Coast Guard, posibleng namatay sila, hindi doon dahil sa sunog, pero bagkos dahil sa pagkalunod. Nakakalungkot po kasi Semana Santa pa naman, marami po ta sa atin ang uuwi sa kanilang mga lalawigan, probinsya, at marami po ang sasakay ng barko. So sana wala na pong ganito pang mangyari at dapat alam po natin yung gagawin kapag may mga emergency pong ganito. Itong fire na to sa ferry, it was raged overnight for 8 hours, ganong katagal, killing 31 people out of approximately 250 passengers. So many of the more than 200 passengers actually jumped off from the blaze. At yung 18 naman mula sa 31 na victims ay natagpuan po doon sa budget section sa passenger's cabin. So sinabi ng ferry shipper na tinry niya i-aground yung ferry sa shoreline para mas marami pa ang mga survivors at makatalon mula nga dito. Yan po din ang sinabi ni Governor Hataman. Siguro paalala na lang din doon sa mga mananakay natin is to actually check out places, mga safety spots, and fire exits in case may mga ganitong emergency na mangyari para we will know what to do. I know it's inevitable, lalo na kapag time under pressure ka at nandun ka na mismo doon sa mismong pangyayari. Saka sa dagat, ano? Yes, but oo, kasi ano, yung mga tumalon, isipin mo gabi, madilim, nakakatakot. Kagigising mo lang, wala ka pa sa tama mong wisyo. So at least na-save sila ng mga Coast Guard dyan, nearby ferry, local fishermen, at marami pang ibang nagtulong-tulong para po sila ay mailigtas. Pero at least get, ano mo yun, ready ka kahit papaano kapag sa mga ganitong di ka nais-nais na pangyayari. Well, ayon nga kay PCG spokesperson Commodore Balilio, idadagdag ko doon sa sinabi mo, Dianis, huwag daw magtatago sa mga banyo dahil marami rin daw doon, pwedeng matrap nga doon siguro, no? Pag nagkaroon ng stampede na doon sa barko o roro. Pero meron isang lahad na medyo doon ako na taken aback, no? Yung lahad ng isang survivor na si retired military Haji Abdurajat. Sabi niya, palabas na raw siya, dala niya yung tatlong bag niya, hanggang nung nakita niya, ang dami daw ng mga magulang, bit-bit ang mga anak. Mm-hmm. So dahil daw parang na-feel niya na kailangan ng tulong, imbis na lumabas na raw siya, which kaya na niya at that point, talagang nag-intay daw siya doon at talagang tumulong siya para makalabas ang isa't isa. Lahat ng mga nakita niyang nandun. So nakasave siya ng marami, pero siya nga raw ang huli na nakalabas. Mm-hmm. Kaya talagang nakakakilabot. Ako ngayon, nilalahad ko to, pero kinikilabutan ako. Imagine mo kung ikaw ang nandun, kakagising mo, tapos nangyari itong trahedya to. Mabubulaga ka dun sa nangyari. Mm-hmm. At out of 31 na mga casualty, ang pinakabata dyan ay 6-month-old. Mm-hmm. Yun yung pinakabata na so far na namatay dyan sa insidente niyan. At nakita siya dun sa air-conditioned na cabin. Na sinasabi na dun din nagsimula yung apoy hanggang sa kumalat, hanggang dun sa may kusina, hanggang sa sumiklab na. Naging pahirapan yung pagpasok dun sa lower deck ng barko dahil nga dun nagtagal yung apoy. Well, sa ngayon ay suspend din na yung passenger ship safety certificate ng barko na yan at pinatawan na rin po ng show cause order ang Allison Shipping na may-ari ng barko na yan. Mm-hmm. Ngayon, dalawa ang hinihintay natin. Kung magre-resulta ba ng pagkahanap pa ng ibang survivor itong ginagawang search and rescue operation. At pangalawa, ang hihintayin natin yung investigation nito. Yun. Ano ba ang nangyari? Bakit nagkaroon ng sunog? Bakit tumagal ng ganito? Ano ang gagawin para hindi na maulit yung ganitong klase ng insidente? Well, ang sinasabi naman ng Marina, maayos naman daw yung mga dokumento at maayos yung kondisyon ng barko kasi nag-drenay duct nila ito for how many months at hindi nila nakitaan ng mali or may problema yung barko bago napayagan muli na maglayag. So far ha, pero titingnan nga natin yung kalalabasan ng gagawing investigasyon. Kung saan talaga nagsimula yung insidente na yan. Well, siguro dapat may ano rin, ano, sa publiko din,
yung pamamaraan. Mm-hmm. Ano ba ang dapat gawin yes. sa ganitong sitwasyon? Oh, parang dapat maraming life jackets sa loob. Yung, kami, emergency yung mga expert, protocols. Mga eksperto dapat magsalita na rin ano, mm-hmm. na para makaiwas sa ganitong mga pangyayari. At kagaya nga po ng ating pinag-uusapan ngayong umaga mga ka-RSP, kasama nga po ang ilang mga polis at mga sundalo sa nasunog na pampasaherong barko sa may Basilan. Patungo po sana ng sulu ang MV Mary Joy 3 galing ng Zamboanga City nang masunog ito noong gabi ng March 29. Sa ngayon po ay nasa 31 na nga ang nasuwi habang mahigit 100 naman ang nakaligtas. Marami pa rin mga pasahero ang patuloy na nawawala. Ang ibang bangkay naman ay dinala na sa sulu. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa lugar.